katawa, mga konkretong kaalaman tungkol sa makaganapan at talakayan ng mga mambabatas na binubuo ng membrong Bangsamoro Transition Authority ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mga usapin tungkol sa kahalagahan ng bawat posisyon na bumubuo ng istruktura ng Parlamento ng Autonomong Rehiyon ng Bangsamoro. Magpapaliwanag ng bawat batas na naisumiti upang higit na maunawaan ng mamamayang Bangsamoro. Magsusubaybay sa mga bawat hakbang ng mga mambabatas bilang mahalagang bahagi ng progresibong pag-angat ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bangsamoro 101, hangad po naming maibahagi sa lahat ng ating mga kababayan. Mula dito sa Maguindanao, makapaghatid ng impormasyon tungkol sa Bangsamoro Parliament, maging sa loob at sa labas ng barm areas, buong Pilipinas at sa lahat ng naaabot ng ating programa. Bangsamoro 101. Bangsamoro 101 ay hatid sa inyo ng BTA Office ni MP Rasul Y. Mitmog Jr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magandang umaga sa ating lahat. Ito po ay isang bagong programa, Bangsamoro 101, hatid ng aming opisina. Ito pong Bangsamoro 101 ay tatalakay ng mga usapin tungkol ng RA 11054 o yung tinatawag natin Bangsamoro Organic Law. Pag-uusapan din dito yung mga batas na pinapasa natin dyan sa Bangsamoro Transition Authority o pinagdedebatihan. Ito din yung mga resolution dyan sa Bangsamoro Transition Authority, pag-uusapan din natin. Samahan niyo po kami isang oras po to. Monologue po to, kasi ang pag-uusapan natin key concepts about Bangsamoro government. Pero most of the time, madami po tayong mga kasama galing sa BTA para pag-usapan itong mga bagay na to. At ganun din, mag-invita din tayo ng mga eksperto sa mga topic na pag-uusapan natin para mas maintindihan natin to. Alam natin na madami na din mga ginawang ganitong klaseng programa, mga webinar. Anong naiba dito? Yung mga kasamahan po natin, si Ma'am Noor Ain, si Haron, at si Abdulaziz, sila po ay mga locals po natin na kasama. So, ibig sabihin, nakakapagsalita sila sa lengguaheng Bangsamoro. Isa na dyan is yung Iranun, yung Maguindanaon at Maranao. So, mas mapaintindi po natin sa ating mga kababayan. So, samahan niyo po tayo at sabay-sabay po tayong matuto tungkol po dito sa Bangsamoro. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magandang umaga po mga kaibigan. Welcome po sa ating programang Bangsamoro 101.
Ito po ang inyong lingkod, Nora Aid Ibadlambitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga sa ating lahat, especially dito sa Sultan Kudarat, Maguindanao. And happy Friday po. At ako po si King Abdul Aziz Monte. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi sahli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatan min lisani wafqahu qawlina. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. At isang napakagandang umaga, araw po tayo ng Friday. It's August 27, 2021 and nasa episode 40 na po tayo, mga kabangsamoro. At muli, ito po ang inyong lingkod, Harun Sakila. Mga kaibigan, samahan niyo po kami sa isang oras na talakayan kung saan magre-recap po tayo ng ating mga tinalakay sa linggong ito. Alhamdulillah, it's Friday at tama yun na King at Hak ay have a blessed Friday. At alhamdulillah, no, nasa recap na din tayo at umabot na din po tayo ng nasa 40 na episodes. And hopefully, King at Hak ay nakakapagbahagi tayo ng mga mahalagang impormasyon sa ating mga tagapakinig. Yes, at kanilang pong mga binahagi, nabahagi pa sa atin yung mga programa at serbisyo po nila, no? Yes, ay kahapon po ay nakasama po natin si Nabil Slawigan, Information Officer ng Ministry of Trade, Investment and Tourism ng BRMM. Ayan, at binabati natin ng lahat ng mga taga Ministry of Trade, Investments and Tourism. At nagpapasalamat po tayo kay Sir Nabil Lagyawan, ang kanila pong information officer dyan, at naibahagi niya sa atin ang kanilang ilan sa kanilang mga programa. At yun nga, mga kaibigan, para po sa mga nais na sumali sa kanilang photo contest. Yes. Isa yun sa mga nabigyang emphasis natin kahapon, ano? King ay King at Hak, ano, ano ba kayo? Nag-picture ba kayo? yes, no, kasamang in, no, medyo naging interested tayo dun sa programa ng MTI ito, no, lalong-lalo na yung sa photo contest dahil wala tayong katalo-talo dun, no. Mali natin, no, makuha pa natin yung first place, malaking bagay din yun. At maliban sa mga papremyo nila, malaking bagay rin na madiscovery nila o natin yung mga hidden talent natin, lalong-lalo na sa pagkuha ng isang litrato, no. At yun. Sa ngayon, lahat tayo panalo doon. May consolation pero basta yung magjo-join. Yes. At pwede po nilang sundan, mga kaibigan, sa kanila pong Facebook page ng Ministry of Trade, Investments and Tourism para po ma-follow up nyo po, makita nyo po kung paano sumali at hanggang kailan lang yung deadline, King. Diba? Yes, at binabati po namin yung mahal po natin, yung Minister si Abu Amri A. Tadik. Ayan po. Good morning and happy Friday po, sir. Yes. Magandang umaga po kay Minister Abu Amri Tadik. And also, binabati din natin, King at Hak, si Ma'am Ros Alonto. Si Ma'am, yes, Roslaine Alonto. At siya po yung nagbigay sa atin ng makakasama kahapon na nakasama natin si Sir Nabil. At Ma'am Rose, maraming salamat po at binigyan niyo po kami ng naging panauhin namin kahapon para maibahagi yung ilan sa mga activity. Yes. No? Correct. And, yes, and also, no, binabati rin natin yung lahat ng mga empleyado na bumubuo sa Ministry of Trade, Investment and Tourism, no? At yun, salam sa inyong lahat dyan. Yeah, at mga kaibigan, ayan, meron din po silang project, nakakolaborate po sila with MILG para po sa kanilang Project Tugon. Yes. And also, meron din po silang naibahagi kahapon na tungkol po sa Competitiveness of Cities and Municipalities Index. At meron din po silang mga negosyo centers. At meron din po silang programa na Kapatid Mentor or ME Programs na ito po ay upcoming. Ayan. At nabanggit din nila, no, meron silang nasa 17 negosyo center na in entire region. At hopefully, dadagdagan nila sa incoming mga projects nila. Yes, and King, pwede tayong mamili doon ng ating mga pasalubong na pwedeng dalhin sa kung o di kaya ipapadala, no? Yes.
So dito lang po yan nakikita no sa ating ahensya ng Ministry of Trade, Investment and Tourism ng BRMM. Ayan. So mga kaibigan, madami din po silang mga programa at maliban doon sa ating mga nabanggit, panoorin po natin ang kanilang video at ito po ay ilan sa kanilang mga major programs. Bangsamoro 101 ay hatid sa inyo ng BTA Office, MP Rasul Y. Mitmog Jr. Of Maguindanao is home to Tri people, the Muslims, Christians, and Lumads, who has a large expanse of undeveloped fertile land, and it has a favorable climatic condition that is suited to many tropical crops like the coconut tree. The coconut is known as the tree of life because it has plenty of uses from its root to leaves and has been an important source of food, shelter, and medicine. Among the Philippine regions, the ARMM is the seventh with the largest coconut area. The total land area of ARMM is about 1,400,000 hectares, of which the total agricultural land is 64% of the ARMM land area. The total land area that is devoted to coconut is 35% of the total agricultural area of the ARMM. It is also important to note that Maguindanao has the biggest coconut area among the provinces of the region. It produces nuts with 531 million pieces and copra with 133,000 metric tons. With all of these opportunities, farmers in the ARMM are still facing challenges due to the local consolidators who are monopolizing the prices in the local market. To address this problem, the DTI-ARMM, PCA, and the JICA aims to uplift the farmers through the MDLIP or Market-Driven Local Industry Promotion. Dati-dati, kami po ay nahihirapan talaga sa pag-deliver sa planta sa Davos, sa Franklin Baker. Kasi kadalasan nasasanayan namin po ay umabot po kami ng 3 araw bago kami makababa. Ibig sabihin nun, bago kami makapag-kilo, makapag-timbang. Pero sa tulong ng JICA, kami po ay mismo nagkausap. Kahit po sa tulong ng JICA, sa tulong ng DTI, sa PCA, na makausap namin ng personal, yung manager ng general manager po ng Franklin Baker. Ayun ay pinangako po sa amin ng manager na within 24 hours, may baba yung aming produkto. Ibig sabihin nun, hindi po kami mani-delay. Yun ang laking pasalamat po namin sa PCA, sa JICA, sa DTI. Coconut farmers were also linked to various companies that are concentrating in producing coconut byproducts like the BF industry that is consolidating charcoal and healthy sweets by using coconut and mixing it with other organic ingredients. It aims to orient the farmers about the opportunity for other potential income from coconut by producing an innovative idea like cocoa sugar, the traditional palapa, and many more. So, una-una, pag access namin sa market, katulad nung Franklin Baker, ng BF Industries, so, malaking bagay po yun, malaking tulong po yun na naabot namin yung mga lugar na yan, mga industry na yan sa tulong ng MDLIP, sa pangangasiwa po ng JICA at ng DTI. So far as of this time, meron na kaming access ngayon sa Franklin Baker na pwede rin kami magbenta ng coconut namin, buong coconut po. At saka sa BF industry, yung charcoal natin. So may pag-asa na ngayon yung coconut farmers na makalink na sa magandang marketing. Sustainability plays a vital role in coconut industry to meet the needs of the present.
the enablers and donors equip the farmers the tools to face the demand of coconut industry through trainings. Ang mga programs and projects ng PCA have been implemented since 2008, most of this. Although extension services, which is one, has been continually been implemented ever since PCA was in instituted. The Philippine Coconut Authority, or the PCA, has been assisting the coconut farmers through technical assistance and trainings like the accelerated coconut planting and replanting programs, coconut fertilization project, the Kaanib Enterprise Development Project, the National Coconut Farmers Registry System, the implementation of Republic Act 8048 as amended by Republic Act 10593 or the Coconut Preservation Act. There are new projects also that PCA has embarked on since last year. One is the Kaanib Coconut Hub Project and the Seed Farm Development Project. The Seed Farm Development Project is a project where every region and later on every province will have its own seed farm so that we can produce hybrids out of these seed farms. The other project that I am talking about, this is a big one, is the Kaanib Coconut Hub Project. This is the establishment of an integrated coconut processing plant to a hub. That means a group of coconut farmers organizations, wherein they will process the whole nut into several projects that will utilize the husk, the meat, and the shell, and even the water later on. With all of this development at hand, the cluster's vision of becoming a globally competitive coconut industry cluster in Maguindanao by 2023 is becoming more and more possible. The coconut is a perennial crop that can be found in the entire breadth of the Philippine archipelago, and Mindanao is exceptionally known to have higher concentration of coconut trees and higher volume of production. The vast area of expansion gives favorable advantages to a new processing plant within Maguindanao. The advanced technology creates an opportunity to explore the wide array of cocoa products. What we thought before was a crop that was only utilized for its fruit can actually be used into so many different things. And with today's technology, who knows what else we can produce out of a simple coconut tree other than those that we already have right now. There are endless possibilities. All that is left for us to do is to explore them. Kaibigan, tayo pa yung muling nagbabalik sa ating programang Bank Samoro 101. Ang ganda ng video na i-play, ano? At I think that was during the time pa ng defunct ARMM. Yes, at maganda yun, no? Yung coconut, no? Simula puno, bunga, hanggang yung balat niya ay mapapakinabangan pala. Napakalaking bangga. Yeah. And the good thing, Don King, is yung mga proyekto ng defunct ARMM ay naipagpapatuloy pa ngayon. Ibig sabihin, the sustainability of project na nasimulan ay naikukontinue. Yes, diba? at hindi po sila nahihirapan po dahil nandyan po yung mga ibang NGOs gaya po ng JICA, ang ahensya po ng MTITA, tinutulungan po nila yung mga coconut farmers natin dito sa Bangsamoro area. Yes, so nakikita po talaga natin kung ano ba yung mga produkto at paano ba natin ito mamamarket. At isa yan sa mga programa ng MTIT kung paano nila tayo matulungan, mga kaibigan, na maibenta po ang ating produkto o di kaya ay mapalago ang ating mga produkto para po sa pagkakakitaan natin. Ayan, dahil King at Hak, maganda ang ating lupain. Madaming mga pananim ang tumutubo. At alhamdulillah, ngayong pandemic ay medyo napagtuunan ng pansin ang pagtatanim. Yes. Ikaw din ba, Hak, may pananim ka na katulad ng mga ganun? Okay. Yung gano'n, di ba? Pero anyway, marami naman sa atin na may mga lupain. Yes. Pero minsan ay hindi lang ho natin gaanong na-appreciate yung agriculture, yung pagtatanim. But it's a good thing. Kasi ang pinaka-main purpose naman din ng pagtatanim ay para sa food security natin. Ibig sabihin, kahit wala tayong pambili o mabibilhan, kung may pambili ka man na hack,
kung lockdown, nung panahon ng kasagsagan ng lockdown, ay wala kang mabibilihan, ay may maatrasan kang pananimukin. Yes. Kaya food security. Yes. Mm-hmm. Hindi lang yan. At saka hindi ka rin mahirapan kahit hindi ka na pumunta ng merkado, ay marami kang makain. Oo, sa mga paligid mo. Tama. Yeah. At nabanggit din ni Hak kahapon na isa siya sa mga nakatutok ng programa din ng MPIT para sa overpricing nung kasagsagan ng pandemic. Yes, at yun na yung time na talagang unang tama nung pandemic sa atin. Mm-hmm. Eh, binabantayan nila yung bawat galaw ng mga pangunahing bilihin sa merkado. No? Kumbaga, sila yung binabantayan nila. Mm-hmm. Every time na magpa-price hike yun, ay talagang nakatutok sila kung dapat ba talaga silang mag-price hike or stable yung pricing ng mga pangunahing pamilya natin. Oo, kasi medyo mahirap din yung sitwasyon noon, King, no? Kung konti yung kita pero tumataas or yung iba ay nag-overpricing ng mga produkto. Oo, at buti, no? Merong MPIT na nagmo-monitor ng ganun. Yes po, no? Sa August 25, 2021, no? Episode 38 ay natalakay po natin yung mga programa ng Ministry of Environment, Natural Resources and Energy ng Mende ng BERMM, at naging kasama po natin si Sir Abdul Jabbar Marohum ng head ng Mende ng BARM. Ayan. Ayan, magandang umaga po sa mga taga Ministry of Environment, Natural Resources and Energy o MENRE BARMM. At alam po natin na isa sa mga tinututukan nila ay ang ating mga kagubatan din, ano? Yung ating mga nabanggit nila, Hak, yung mga bantay gubat natin, yung mga Palau Rangers. At Palau Rangers, no? Speaking of Palau Rangers, no? At meron na silang 32, no? Meron na silang 32 Palau Ranger entire region, no? Na sila yung nakatutok palagi sa ating mga kagubatan. At medyo hindi rin ganun kadali yung trabaho ng ating mga Palau Ranger, dahil most of the time nandiyan sila palagi sa ating mga kagubatan, at sila yung nagbabantay, no? Kung ano yung mga kaganapan at mangyayari sa ating mga kagubatan. Yes. At saka yun din yung mga kasamahan natin, no? At yung gina-train po nila ng mga tao ay mga pribadong sektor po, gaya po ng mga MILF at BHPF na sektor. Isa sa mga priority sectors nila. Ayan, at para makapagbigay din ng mga livelihood sa kanila, matransform yung kanilang mga pamumuhay mula sa pagiging former combatants, Hak at King, ay magiging iba yung kanilang pananaw sa buhay. Para sa magiging ma-enjoy pa nila yung iba pang programa ng gobyerno para po sa kanila. Ayan. At yan. Gaya nung nabanggit mo kanina, no, pag-recap natin sa MTIT, no, yung pumasok yung food security for Bangsamoro, no. At yun ay programa ng ating MENRE, na kung saan ito ay naglalayo na maituro sa ating mga kababayan, lalo na yung kasagsagan ng ating pandemya. Habang nasa kani-kani tayong bahay, pwede natin pagtuunan ng pansin yung ating mga garden, yes, no? Oo. At may share ko din sa inyo, King at Hak, pagdating sa food security, kasi natutunan po tayo, mga kaibigan, na minsan na hong naging matindi yung lockdown, ng kasagsagan ng bagong pasok pa lang nitong pandemic na COVID-19, Hak. Ay, alam mo, Hak, alhamdulillah, no? Kami, kahit na maliit lang na portion ng lupa, ay dito sa city, no? Ay merong mga pananim ang tatay ko na palay, at dahil medyo mababa yung benta ng palay, ay hindi na lang namin ibinenta, at yun na lang yung for consumption namin, at hindi na uubos. Alam mo, kasamang ina, before mag-harvest. Naniniwala ko diyan kasi ang lugar mo, alam ko yan, talagang meron tayong pwedeng sakain diyan, no? Pwede tayong magtanim ng palay o kung ano man pwedeng itanim, kasi alam ko yung lugar mo ngayon. Oo. And although yun nga yung nabanggit ko kanina, minsan hindi lang natin gaanong napapansin ang kahalagahan ng ating food security, yung ating pagtatanim, pagpe-prepare po ng mababalikan tayo ng mga pananim natin, napaka-importante talaga nito. At Hak, hindi lang yun, Hak, meron pang pinalagyan ko pa ng maliit na fish pan para may kanin na, may pang-ulam pa, at may mga
kokonting mga gulay sa paligid. At lesson learned kasi yun, King. Yes, baka meron din pang mga ibang makain din, gaya po ng mga kasaba, kamote at ubi. Oh, pero depende yan sa fertility ng lupa, King. Kasi yes, gaya nga nang nabanggit ng mga naging panauhin natin sa larangan ng agrikultura, mga kaibigan, ay may mga programa po sila na binibigay ng mga binhi, kung saan ito, tayo po ay mag-a-avail nun sa isang kondisyon na ito po ay mapapatubo natin sa ating mga lupain, mga binhi na hindi naman ho sakto doon sa ating lupa na pagtataniman ay hindi na lang ho natin hihingin kasi masasayang naman. Yes. Oo. At yun, nabanggit din yung mga, may mga ano din sila, no? Programa din sila sa fishery industry. Ayan, para din sa ating mga mangingisda. Oo. At nabanggit din nila yung programa nilang DALPA, no? O Document Tracking and Achieving Archiving of Land Records and Patent, no? Medyo maganda ito, no? Kasi sila yung pwede nila ilocate, no? Tama ba? Ilocate yung isang lokasyon ng isang ating mga lupain, no? At ano yung status niya? Ano yung status? Kung ito ba ay lehitimong nasa pangalan ng isang holder title ng isang lupa. Oo, no? Malay mo, hack, ang lupain mo pala ay nasa pangalan ko na. Patong-patong pala yung may-ari ng lupa. Oo, although sinisystematize din nila yan, ongoing yung program na yan, at hopefully by soon, no? Soon, very soon ay mag-ooperate na sila ng ganitong programa. At alhamdulillah, mga kaibigan, dahil napakaganda po ng programa po ito ng MENRE, dahil isa din po sa mga pinag-uugatan minsan ng mga kaguluhan ay ang yung mga ganito. Dahil nga po, pag tayo po ay inagawan ng ating ari-ari ang lupa o lupain, ay para mo na lang din na parang ano ba, hindi ko naman masabing para mong pinatay yung tao, hindi naman ganun. Pero napakalaking kawalan din po sa tao yung kanyang ari-arian pagdating sa lupa. Dahil pinamana yan ang kanyang mga magulang. At sa kasalukuyang mga sitwasyon natin ngayon, no? Ang lupa kasi ngayon ay talagang isa sa napaka-importante pag-aari ng isang individual, no? Oo. Maaring pagsimulan yan ng hindi magandang ugnayan, no? Na masking magkakapamilya, magkakapatid, maaring pagsimulan ng hindi magandang pagkikitungo sa bawat isa. So yan na yung most pinaka-dahilan ngayon ng mga rido sa ating lugar. Isa sa mga causes. And meron din po silang programa about sa tree growing activities. At King, ito si King, madalas itong bumiyahe sa Lanao. At ikaw bilang isang traveler, no? Ay ano ba yung pakiramdam, di ba? Parang ang sarap sa pakiramdam, na maganda sa pakiramdam na nakikita mo yung mga puno sa tabing highway habang bumiyahe. Actually, yung sa Lano ay very napakaganda na lugar dahil po ay malamig at maganda po yung mga kalikasan doon at ating mga marami pong nakikita po sa Lanao. Yan. And all the way going there ay maraming puno. Although dito naman sa part ng Maguindanao ay rice field. Anyway, itong tree growing activity halos lahat naman tayo na dumaan dito. Lalong-lalo na yung mga school days natin. Talagang nagtatanim tayo ng mga puno. Oo. Sigurado ako si kasamang N. Yes. Nakapagtanim na ng mga ilang puno nang naitanim mo. Oo. Siyempre, since every graduating yan so matakin mo ilan yung gagraduate na mga kabataan sa mga schools na kung ito ay tuloy-tuloy na maging proyekto ng ating gobyerno, madaming puno, kahit isa-isa lang, no? So, dadami pa yun. At pag nag-graduate from elementary, pag-graduate mo na naman ng high school, i-re-require din kayo ng ganon. E, graduate ka ng college, i-re-require din yung mga students ng ganon. Yes, at hindi lang sa pagiging sa school days mo ang pagtatanim mo. Maski ngayon, no, kami ni kasamang King, sa mga organisasyon na nasasalihan namin, meron naman mga tree planting activities. No? At yun ay talagang sinasamahan naman talaga namin. At isa rin nabanggit mo ni Sir Abdul Jabal Marom, no, yan po ay binabalikan po niya, no, ng 5 taon yung mga tinanim po nila. Because 5 years, King, is the estimated length of time kung saan pwede nang tumubo at lumaki na at pwedeng mamunga na ang isang tree, ang isang puno.
Yes. Oo. At dahil diyan, syempre nakakatulong din po sa ating watersheds ang mga puno at syempre meron din po tayong watershed dito sa Maguindanao at ito po ang ating Dimapatoy watershed na isa po sa inaalagaan at King and Hack, marami na din mga organizations na pumunta dyan para mag-volunteer ng tree planting and ewan saan kayo na, nag-doon ba? Yes, na nasalihan namin yung mga activity na yun sa may Dimapatoy banda. Oo, ayan. So, meron tayong mga viewers at alaykum isalam kay Naila Nalikas. Mm-hmm. Oo, alaykum isalam. And also kay Rashid. Oo, happy Friday. Blessed Friday po sa ating mga tagapakinig. Mga kaibigan, ibinabahagi po natin ang mga programa ng gobyerno, ng pamahalaan upang sa pamamagitan po ng Bangsamoro 101 ay nakakapagbahagi po tayo ng ganitong kaalaman. And every Friday po ay nagre-recap po tayo. Yes, at si Nailam Nalikas ay avid listeners natin. Yan na yung ex ko. Ay, yan na yung ex mo. Oo. Blessed Friday sa ex ngayon ay partner na. Magandang umaga po, ma'am. Yan. And also, syempre, mahalaga din po na meron tayong may proyekto ang ating gobyerno, ang Mendre ng Solid Waste Management. Kailangan din nating i-disiplina yung ating mga basura. Yes. Oo, kasi lalo na ngayon, konting ulan lang po ay bumabahan na. So, saan po natin ito maisisisi? Yun. Ang daming siya, no? Oo, syempre, babalikan po natin yung ating mga sarili kung gaano po tayo naging responsable sa ating environment. Yes. Oo. At huwag po tayong nagtatapo ng basura kung saan-saan may tamang paglalagyan po yan. Oo. And, ayan, dahil ngayong August ay Wild Month. No, wild month life. Oh, baka iba masabi. Wild month life. Ayan. And I think nabanggit din natin yung isa sa mga na-discover at ipapasilip yan sa atin ni Direk, yung na-discover na bulakla. Ayan. Oo, at ito ay natagpuan sa Wau, Lanao del Sur. At kinikilala po siya bilang isa sa mga endemic na pananim. Ibig sabihin po ay dito na po talaga ito tumutubo. Ayan, yan po yung Begonia. Flower begonia. Ayan. Oo. Flower begonia Bangsamoro. Oo. Ayan. So newly discovered po ito sa Wau, Lanao del Sur. Opo. At again, para po sa ating mga plantita at plantito, kung sakaling kukuha po tayo ng species niyan at magpapatubo po tayo niyan, ay siguraduhin po natin na magmamatch yung lupa doon sa pagtataniman natin dahil ang pinanggagalingan po ng tanim na yan ay malamig na lugar. Tama, King? Yes. Yes, at ibig sabihin eh, posibleng medyo mahirapan siya mamuhay dito sa ating lugar, no? Cotabato City. Dahil may kainitan po ang ating klima dito. Kumpara sa Lanao area, eh, talaga namang malamig yung lugar na yan. Oo. At yan, meron din sila mga programa tungkol po sa Geographic Information System or GIS. At ito ay para sa location. No? Malulocate at syempre may kinalaman din po dyan yung ating mga pananim. At ang ating mga lupa, no? Napaka-high-tech. Oo, may mga gadgets. So, ito na yung sinasabi na may mga innovations. Ibig sabihin ay nag-a-adapt tayo sa newly introduced na mga technologies. Para part yan ng, para kahit papano ay maka-hit, no? Makasakay ang Pilipinas or ang Bangsamoro para sa global competitiveness. Oo. Ayan, ano pang mga ibang program? Ayan, nabanggit natin yung Palau Rangers. At tayo ay nagpapasalamat pala, Hack at King, sa ating mga Palau Rangers dahil inaalagaan nila ang ating kagubatan. Yes, napakalaking bagay yung kanilang tungkulin ngayon, no? Lalong-lalo na ngayon, no? At kumbaga, meron nang nakatutok. May separate personnel na nakatutok sa ating kagubatan na dati ay medyo, dati na makikita mo pa sa balita na mayroong sunog sa kagubatan. Ako, nakakatakot. Yes. Yan, huwag naman sana magkaroon ng sunog sa ating kagubatan dito. At sa ngayon ay kahit papaano, alhamdulillah, at meron na tayong mga kasama, no? At nakaantabay palagi sa mga nagaganap sa ating kagubatan. At tayo nagpapasalamat sa kanila, King, dahil inaalagaan nila, binabantayan nila. Yes, at nagpapasalamat tayo kay mula po sa
ahinsa ng Ministry of Environment, Natural Resources and Energy at kay Minister Abdul Raob eh, Makakuwa. Opo, ayan. Binabati po natin si Minister Abdul Raob Makakuwa, the BARM Senior Minister, and also at the same time, Minister, siya po ang kasalukuyang Minister ng MENRE. At binabati po natin lahat po ng mga bumubuo ng opisina ng MENRE BARM at sa kanilang mga provincial offices. At binabati ko yung mga kaibigan ko dyan sa pamunuan uli, no? MENRE, no? Si Kagi Saud Pagayaw, no? Si Tok Limanay, no, at saka si Alaysa Lumenda na nandiyan sila sa pamunuan ng MENRE. Opo. Ayan, so mga kaibigan, para po sa karagdagang kaalaman ng mga programa at serbisyo po ng MENRE BARM, panoorin po natin ang kanilang video at narito po mga kaibigan. Being the primary agency responsible for the exploration, utilization, management, conservation, protection, and sustainable development of the Bangsamoro region's environment, natural resources, and potential energy sources, the Ministry of Environment, Natural Resources, and Energy BARM shall commit to its mission to manage and sustain the region's ENR and potential energy sources for just and lasting peace and development. This objective shall be actualized through the 8 banner programs of MENRE, which are being implemented since the year 2020. Under the Natural Resources Enforcement and Regulatory Program, for 2020 up to the first quarter of 2021, the MENRE has neutralized 18 illegal logging hotspot areas in the entire BARM. The Ministry has also protected 500,000 hectares of forest against illegal logging, forest fire, poaching, pests, and diseases. The 7 sectoral services of MENRE have successfully issued 686 permits, licenses, clearances, and patents. The MENRE has also apprehended 18,770 board feet of illegal forest products. For the Natural Resources Conservation and Development Program, and through the Executive Number 007 Series of 2020, the Bangsamoro government has institutionalized the Integrated Bangsamoro Greening Program, or IBGP, which aims to grow 171.2 million trees or propagules, covering about 159,000 hectares in the forest lands of BARM. Through the IBGP, we have already rehabilitated 8,888 hectares of open and denuded forest lands since the beginning of 2020, despite the onset and still ongoing COVID-19 pandemic. With the assistance of 600 waiting-to-be-decommissioned MILF, BIAF combatants who were contracted as Palau Rangers or Bantay Gubat, we have also maintained and protected 122,350 hectares of these planted areas. In 2020, Kayudka Bangsamoro, KKB, was created due to the growing impact of the COVID-19 pandemic on the availability and supply of food. As IBGP's main livelihood component, the KKB program encourages establishing survival gardens in the backyards of their homes to supplement their family's source of food. MENRE has converged efforts with the Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, Ministry of Interior and Local Government, Bangsamoro Planning and Development Authority, and World Food Program to scale up and expand livelihood opportunities for the Kayudka Bangsamoro Convergence Partners. 1,000 households from the KKB combatant partners and their dependents and immediate families have also been mobilized within the convergence pilot areas. They were trained on forest fire management, pests and diseases prevention within the forest lands, trained on municipal nursery establishment, and oriented on the apprehension, detection, and documentation of illegal logging activities. In 3 barangays alone, the household partners earned 40,865 pesos in their first yield production through selling their produce to the local markets. Moving to the Mineral Resources and Regulatory Program of MENRE. The MENRE, despite the public health crisis, has successfully remitted 123,302,660 pesos and 5 centavos of revenue collection to the Bangsamoro Treasury Office from fiscal year 2020 up to the first quarter of 2021. Through the Geological Risk Reduction and Resiliency Program,
The MENRE has assisted the Department of Public Works and Highways with the issuance of 20 geohazard certification for their construction of a multi-purpose building, riverbank protection, and improvement of Sultan Kudarat Sports Complex. To support implementing the Environment Assessment and Protection Program, MENRE monitored 197 environmental compliance certificates of different establishments and companies to ensure their compliance with the conditions and submission of repertorial requirements. 7 water bodies in the BARM have been initially classified. In addressing the waste, air, and water pollution in the region, the Ministry has also been implementing its environmental regulations and pollution control. As of March 2021, there are already 76 LGUs complying with the Ecological Solid Waste Management Act. MENRE and its Estero partners have also adopted 7 creeks for their sustainable rehabilitation. 96 air and water pollution clearances have been processed for various establishments and companies in the BARM. In pursuit of energy development in the BARM, the Ministry spearheads the Bangsamoro Energy Development Plan formulation, which is already 20% accomplished. 5 surveys of potential energy source have also been conducted. By 2025, with the 8 banner programs of MENRE, the Ministry envisions proactive policies and institutions for climate smart, sustainable natural and energy resources, and a healthy environment implemented by empowered human resources guided by the principle of moral governance. Tungo sa kalikasang matatag para sa Bangsamorong Panata. Alam mo bang isa sa 5 Pilipino ay may pinagdaraan ng problemang kalusugang pangkaisipan? Marahil ay nagpapanggap tayong walang ganitong suliranin. Ngunit, mahalaga ang ating kalusugang pangkaisipan. Ito ay mahirap at hindi tiyak kung kailan maaaring mangyari sa ating mga sarili. Ngunit, kailangan mong maunawaan na hindi ka nag-iisa. Para sa libreng mga mapagkukunan at mga programa na malapit sa iyo, maaari ninyong bisitahin ang barm.info/imh o Facebook page ng Islamic Mental Health. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng opisina ng MP Rasul Y. Mitmog Jr. Alright mga kaibigan, tayo po yung muling nagbabalik sa ating programang Bangsamoro 101 at oras natin, King? Ang oras po natin ngayong araw po ay 10:51. Ayan, napanood po natin yung video po mula po sa MENRE or Ministry of Environment and Natural Resources ng BRMM. Yes, at tayo po ay bumabati sa lahat po ng mga lingkod bayan ng mga nasabing opisina or ministries na talaga namang puspusan ang kanilang serbisyo para po ay para po sa ating bayan, para din po sa ating mga kapwa Bangsamoro. Yes, at ang dami nilang programa, no, at mga upcoming programs nila na talaga namang pakikinabangan ng ating mga kabangsamoro. Ayan, so mga kaibigan, another recap po ay para naman po sa programa ng Ministry of Health ng BARMM. At siguro ay dahil medyo kapusa tayo sa oras, ay panuorin na lang muna po natin ang kanilang video. Responsibility to all stakeholders of the Bangsamoro.
from all the CDC, from different ministries, different committees, especially the Minister of Health and other different agencies, kailangan mag-understanding ito ang pag-asawata, pag-prevent, pag-contain itong pandemic. So, sa ngayon, gawin magawa natin ang tama yung mga response natin. Papasalamat ko rin sa iyo, please. Mahalaga rin mag-protoko ito kasi nagkakaroon tayo ng kahit hindi tayo pagkakaroon ng person na nagkakaroon tayo ng knowledge kung paano natin i-apply yung napakasimple process of testing. Ano pa masalamat nila sa iyo. Kami na mismo ang gagawa ng swabbing sa mga hospital. Alhamdulillah, sa matapos na yung training na ito, para at least mapadali natin ang lahat ng transaction sa ating bar. Kaibigan, at yun po ang programa, ilan sa mga programa po ng Ministry of Health ng BARMM, at binabati po natin ang ating naging panauhin na si Dr. Muhammad Amiril Usman, ang Bangsamoro Director General, DDG, no? And Director General 4. Oo, ayan. And also, binabati din po natin ang MP ng MOH, si Dr. Bashari Latif. Magandang umaga po at sa lahat po ng bumubuo ng MOH mula po dito sa regional office at sa lahat po ng mga provincial offices po. Yes, magandang umaga po. Liliwanagin po namin, no, hindi po siya MP, is ministry. Minister of Health. Minister. At yun, at napanood natin yung mga isa sa mga programa ng MOH, no? At nakita natin yung IPC, no, infection prevention control, ayun ay naglalayo na mag-train sila ng mga iba't ibang individual na kung paano natin labanan yung ating hindi nakikitang kalaban, no, kagaya ng COVID-19. Maliban sa nagtitrain sila ng ating mga health workers, ay nagtitrain din sila ng mga iba't ibang individual dito sa ating lugar. Yes. At kung saan po, no, ma-prevent po natin yung COVID-19, at sila po ay lagi po sila nagbibigay ng training para sa ating mga health workers dito sa Bangsamoro. At para din na meron din silang mga serbisyo para sa mga barangay health workers, ano? At ito ay may kinalaman sa mga incentives. Oo, na kahit papaano ay ma-inspired din ang madagdagan ng inspiration, ano, ma-boost, sabi ni kasamang hag, ay mabuboost yung moral ng ating mga frontliner na mga barangay health workers. And also sa lahat po ng mga frontliners, ay kami po ay sumasaludo po sa inyo at nagpapasalamat. Hindi man po namin kayo mapasalamatan ng isa-isa, pero sa pamamagitan po ng ating programang Bangsamoro 101 na King at Hat, yes, ay nagpapasalamat po kami sa inyong walang kapaguran, at huwag po kayong sumuko na maging frontliner natin dahil lumalaban pa po tayo sa pandemyang COVID-19. Ayan. At ayun, marami pang mga serbisyo ang MOH sa lahat po ng mga nabanggit na mga opisina King, no? Pwede, yes, nilang puntahan o bisitahin sa kanilang mga Facebook page. At tuloy-tuloy pa rin yung programa nila, no, yung pagbabaksin po sa ating mga area dito po sa Bangsamoro, at yung iba po na hindi po nagpabaksin, ay tayo ay magpabaksin po na tayo po para sa ating kaligtasan ng kalusugan. Yes, yeah. At wag tayo makikinig sa mga fake news na nakikita natin, no, na sinasabi nila ganito-ganito, magiging zombie. Hindi po. Kami po dito na mga host nyo ay fully vaccinated na rin po. At alhamdulillah, so far, okay naman po yung pakiramdam. Wala naman po nanibago sa amin. Yeah, hindi naman ho naging zombie itong mga co-host ko, at gwapong-gwapo pa din. Oo. Ayan, and also, may naging proyekto din po ang MOH na namahagi po sila ng karagdagang mga oxygen tank, yes, sa mga partner the hospital nila, dahil isa po sa mga issue natin, isa po sa mga naging problema ay kinukulang po ng mga oxygen tanks. And also, may mga karagdagan din po na ibinahagi ng mga land ambulance and sea ambulance.
Oo, at hopefully ay may mga proyekto din po na ito po ay tungkol sa mga mobile clinic, no? At abangan po natin yung mga serbisyo na yan, although as early as now ay hindi pa nakakapag-operate, but hopefully very soon ay makapag-operate na ito. At mga kaibigan, ito po ay handog sa atin ng Bangsamoro government. Ayan. So oras natin mga kaibigan, it's 10:58 po, at hopefully ay nakapag-handog tayo ng mga kalaman. At isang recap na lang din, King at Hat, yung ating BTA rules. Alright. Okay. Sa ating BTA rules, no, sa nung Monday episode natin ay natalakay natin ng BTA rules number 13 and 14, kung saan napag-usapan natin ng patungkol sa session, kind of sessions, inaugural sessions, plenary sessions, regular sessions. Yes, at pati yung quorum. Yeah, and quorum is that is for the rule number 14. Yes. At King, nakasama natin dito ang ating butihing chief of staff from the BTA office po ni MP Attorney Rasul Y. Mitmug Jr. Walang iba po kundi si Ma'am Amira Alonto. Binabati po natin sila ng blessed Friday po. At sa lahat ng ating mga kasama. And also, binabati natin ang ating butihing MP na si Attorney Ras Mitmug Jr. At ang ating avid listener, viewer na si Attorney Toy na nanonood sa atin madalas o kahit siya ay nasa Davao. Ayan, yeah, binabati natin sila lahat. Alright, so eto na. I-announce mo na, King, kung sino ang winner natin at sundan mo na, Hag, para sa katanungan sa araw na ito. Para po sa nanalo po kahapon, no? Ay si Sir Marlon Bueno from Brucey, Dato'o, din Sinswat, Maguindanao. Ayan po, ay siya po'y nanalo po ng 50 pesos load. Yes. Mula po sa ating programa Bangsamoro 101. Yes, at ang ating question of the day, no, ibigay yung tatlong ahensya na naging panauhin namin dito sa programang Bangsamoro 101 simula nung Lunes hanggang kahapon na episode namin. Tatlong ahensya yan. Kahit ano, letters ahensya lang ng mga ano, kahit hindi na spelled. Yes, yung mga acronyms okay lang ng mga ahensya. Para magaan lang. Yes, ayan. At para sa inyong kasagutan at mga question, no, pwede niyo pong ipadala sa aming hotline number 0967025833. Alright, so yun lamang po mga kaibigan. I think yan na po yung ating recap para po sa araw na ito. It's Friday at alhamdulillah, nagpapasalamat po kami sa tuloy-tuloy po na suporta nyo sa ating programang Bangsamoro 101. Abangan nyo pa po, marami pa pong mga susunod at tatalakayin po natin ng tungkol din po sa BTA rules at lahat ng mga impormasyon na marapat lamang na malaman po nating mga Bangsamoro. Ayan, so magpaalam na tayo. Yes, at kunti lang po nalalabi ng oras po namin, kami ay nagpapaalam at sa lahat po nag-subaybay sa ating programa at sa ating live streaming at nakikinig po sa ating station 107.3 Magnet FM. Muli, ako po si King Abdulaziz Monde. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, sa ngalan po ng Office of MP Rasul Y. Mitmug Jr., kami po ay lubos na nagpapasalamat at sa patuloy niyong pagsubaybay sa ating programang Bangsamoro 101. Muli, ito po ang inyong lingkod, Harun Sakilan, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan, at again, nagpapasalamat po kami sa Ministry of Health, sa MTIT at sa MENDRE sa pagbahagi po ng kanilang mga programa dito po sa ating programang Bangsamoro 101. Ito po ang inyong lingkod, Noreen Ibad Lambitan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Have a blessed Friday, happy weekend, at ito po ay mula sa ating programang Bangsamoro 101.